Hello, ayun na nga. Kung mapapansin nyo yung lineup namin, wala pang pumipili sa amin ng role na jungler. Wala kaming kakampi na Jollibee. Hindi namin kakampi si Jollibee na yung tipong ang hilig mag-show ng mga win rate para siya yung maging core sa team. At ang natirang mamimili ng hero ay kami ng kaduo ko. Sabi niya, ipagtatank niya na lang daw ako. O sige, walang magre-reklamo pag natalo tayo gamit yung 37 matches kong Brody. Hindi ko alam kung anong pipiliin ng kalaban, pero ang tagal-tagal niyang mamili. Kaya ba yan today, magpapasko na kasi. Ayun, si Aldous naman pala ang gusto. Balak yatang bugbugin yung Brody ko. Ayun, nakabadge naman pala. Pang number 26 siya. Kung saan lupalop man yan, hindi ko alam. Pero labanan to ng mga may abs. Ito na nga, magsimula na yung laro. Tuturuan ko kayo kung paano ko ginagamit to si Butifin my abs. Isa ko sa mga paborito kong ginagawang jungler kasi nagkakasundo kami nitong hero na to. Alam niya kung paano gagamitin ako. Siyempre, kukunin muna natin yung buff kasi importante sa jungler tong buff. At saka isa to sa objectives ng mga jungler na kunin ang buff. Tapos, ayun, inamag na tayo kakaantay kasi ang tagal nung buff mabuhay. Oh wait, baka isipin nyo may lahi akong ma-request dyan. Yung kaduo ko kasi yung naka-open mic dyan. So, need kong makinig para alam ko kung ano yung sinasabi niya kasi nga siya yung tank ko dito. Habang kinukuha pa natin yung buff, kasi parang bukas pa matatapos ni Brody sa tagal niya. Huwag niyo po kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page, mga pare. At para naman po dun sa mga nakapag-like and follow na, maraming salamat po sa inyo. Ayun, buti naman after 1 million years natapos ka rin mag-red buff. Tapos magkabas niyo mag-red buff, kunin niyo na agad doon si Bulbasaur. Buti na lang walang balak makiagaw yung mga kalaban dito. Dahil marksman din yung ginamit nating jungler, kailangan natin mag-farm ng mag-farm dito. Kahit isang oras kayo kaka-farm, wala kayong pakialam kasi mas lalakas kayo pag may item na. Hindi ko alam kung gumagalaw ba yung aldog nila, pero parang hindi ko pa nakikita yung pagmumukha niya sa mapa kahit isang beses. O diba magulo yung rotation ko. Maski ako naguluhan din sa ginawa ko eh, huwag niyong gagayahin yun kasi nga pag nagkataon na invade na yung blue buff niyo sa tagal niyong pumunta dito. Pero ang maganda lang doon, pagkatapos niyong kunin yan, matik level 4 na agad kayo. Ito na, Operation Ganking. Dito ako unang bumisita kay Mia kasi binubugbog siya ng dalawa. Magagang kayo, huwag kayo masyadong pahalata. O diba, bigla silang nabulaga. Tapos tsaka sila ngayon magkakandarata. Natumakbo para makawala. Yun si Mia, kawawa, namarkahan siya sa mukha. Sorry pre, wala na akong magagawa. Ilipad na ang eroplano, sabay sinatak siya sa ulo, o diba, sabog mukha mo. Huwag ka mag-alala Mia, ipaghihiganti na lang kita. Aba, ang papang naman talaga ni Laila de Lima. Akala mo kaya niya na yung lima, o saan ka pa pupunta, katapusan mo na. Tapos may mission natin dun sa top, kaya dito naman tayo sa turtle. O bakit naman bigla pa kayong makikigulo, malapit na akong matapos dito, antayin ninyo. Tapos na natin kunin ang turtle, babalik na naman tayo sa red buff. Pagkatapos ay magbo-blow buff, diba? Ganun lang, paulit-ulit ang ginagawa natin dito, nakaka-boring na. Dito ulit ako dumalaw sa top lane kasi nga itong Mia namin binubugbog pa rin itong dalawa. Ayaw niyo talaga siyang tigilan ha, ang papampam niyo talaga. Ayun, namarkahan ako ni Aldog sa ulo. Pala St. Peter pa naman to. Panigurado sa buong mukha ko dito. Eto na, nagbabalik na naman yung Brody ko. Parang kanina pa tong dalawang to. Wala namang nangyayari dito. Tara, magbugbugan tayo. Transform ka pa talaga. Mamaya ka sa akin. Yung dragon mo, gagawin kong tuko. Talaga ba, Aldog? Ayusin mo mga decision mo sa buhay. Di ko rin alam kung anong meron dito sa bot lane. Pero kung mapapansin nyo, naiwan na yung aming mid lane. Wala nang nagde-death. Pinapamigay na ata nila yung tore doon. Yung tore ng kalaban, pwede pa next game. Samantalang yung tore namin, ubus na kada lane. Si naman si Bale, tumambay na dun sa bot lane. At ito namang si Mia, laging bugbog dun sa may top lane. Pag si Brody, namarkahan ka. Panigurado, burado ka sa mata. Ah, makulit talaga tong dalawa. Kanina pa to si Laila de Lima. Diba? Naset tuloy kayo. Dahil matulungin ako at tutulungan ko na kayong makauwi agad sa mga base ninyo. You're welcome, ha? Tapos hindi ko alam kung bakit nagre-reklamo si Donald. Nagre-reklamo ata siya kasi ayaw daw namin siyang samahan. Ano, kami pang mag-a-adjust sa'yo. Ikaw kaya sumama dito, hindi yung lagi kang nagsosolo. Nagkahan ba naman ako ni Aldog sa ulo? Ayusin mo mga decision mo. Hindi ko alam kung bakit nandito kami nagtatambakan lahat sa bot lane. Eh, ang dami pang ibang lane. Meron pang top, meron pang mid. Nagpunta lang talaga ako dito para mag-farm. Tapos bigat at binubugbog na pala. Hindi ko alam, nakapokus pa din ako dun sa crab. Pinagpalit yung kasapi para lang sa crab.
Bob. Biglang notang si Donald, ang kapal ng gilagid sa mukha. Hindi kayo nag-retry, hindi kayo nag-jungler role. Tapos ngayon, nangangagaw kayo ng bat na hindi naman dapat sa inyo. Bigay ko yun sa'yo kung may naitulong ka na sana. Kaya lang wala ka rin namang maiambag tas na na-rashto ka pa. Bakas naman, makakapag-push na rin ako. Mababawasan na rin yung power nila kahit isa. Ako sa'yo, Aldo, ibigay mo na sa'kin to. Kasi ikaw pa yung mabugbog ko dito. Kasi pare lang naman talaga yung gusto ko. Baka naman magreklamo ka na naman, Mia. Hindi kami sa'yo sumasama. Okay pa mo, ang hilig mo mag-isa. O Aldo, kanina ka pa. Binubugbog mo talaga yung mga kasapi ko. Sabi ko sa'yo, kapag namarkahan ka na neto ni Brody, huwag ka nang magtangkang tumakbo. Kasi panigurado, pasasabugin ko na yung ulo mo. Ah, diba? Nakita mo yung hinahanap mo? Paalam na sa'yo. Sabi naman kayo kay Laila de Lima, sabog na yung bunbunan, masyado nyo kasing pinagtulungan. O ano, Aldog, nag-ulti ka pa? Nakapili ka na ba? Kung sino sa aming lima, wala ka nang makikitang mag-isa, kasi si Donald natuto ng sumama. Gusto nilang mag-tortel, sige pagbibigyan natin kahit wala naman talaga akong retry. Bahala na kung sino makakuha sa amin ito, ang importante sa atin to. Ang tagal naman naming magbumbugan, pero habang wala pa, mag-clear lang muna tayo ng mga lanes. Kasi nga iniwan na naman nila, wala na namang nagbabantay. Parang nakita ko yung mukha dito ni Aldo, eh. Balak gumawa ng pangarap. Na nga, meron na naman ditong kaguluhan. Siyempre hindi tayo dapat magpaiwan. Dami ng low health sa kanila, hindi ko na alam kung sinong uunahin ko talaga. Ang bilis na wala ni Laila de Lima. Tapos eto namang si Dragon Boy, nag-vengeance na. Nagkakape ka ba? La, sige, takbo hanggat may lupa. Hindi ka naman basta-basta makakawala. Sabi ko naman sa'yo, Dragon Boy, yung dragon mo, gagawin kong tuko. 50 seconds bago lalabas yung demonyo. Ako lang ba yung mahihirapan sa bagong update na to, yung signal-signal? Yun naman retribution yung gusto kong ipakita. Mas marunong pa sa'kin tong ML na to. Wala akong pakialam sa'yo, Laila de Lima. Kahit nakakapit ka pa dyan sa tore mo, babaklasin at babaklasin ko pa din yan. Kukunin lang sana namin yung blue bat, pero hindi ko alam dito kay Bunana kung bakit sumisilip-silip pa. Hindi mo ba alam, masama sa bata ang chismosa? Ang batang makukulit dapat ay pinapalo sa puwet. Mga kasapi na to, umiwas muna tayo sa kaguluhan kasi nga baka biglang mabaliktad yung laban. May hawak na natin yung panalo tapos bigla pang maging bato. Kapit nang mabuhay yung demonyo, tapos si Aldog nag-aabang na rin banda dito at si Mia nandun na naman nagsosolo tapos mamaya biglang magre-reklamo. Iwan pa pala kami ng dalawa dito kasi gusto nilang maabutan dun si Mia. Alam niya sa tagal yung lumakad sa bugna ng uso ni Mia bago pa kami makakarating dun. Di naman hindi nakakaisip makiagaw yung kalaban kasi naman masasayang yung aming pinaghirapan. Patay na namin yung demonyo tapos may bata na namang nakasilip dito. Ang kulit talaga nito. Gulat ba kita, Bunana? Sabi ko sa'yo masama sa batang pag-alagala. Ayun, winalis pa. Ginawang dumi. Papanggap lang muna kami ditong damo kasi nga nag-aantay kami ng tamang tempo. Tapos yung mga tank naman namin, apat na apat manalo. Ayun na naman si Aldog at ako pa yung napili niyang markahan. Aba, sigurado ka na ba dyan? Baka pagsisihan mo yan. Kanina, nasapang mo pa ako. Ngayon, pasasabugin ko na yung ngalangala mo. Ay, may win dyan pala ako. Ano palang silbi nun? Kasi Mia, ang lakas na ng loob na kay kapagbumbuga na kay Pikachu. Umuwi ka na, sinasabi ko sa'yo, isang ubo ka na lang. Anong ginagawa sa mga mahilig magsolo? Dapat ganito, bubugbugin niya siya ng todo. Ay, talagang umisa pa, oh. May sumusunod pang tuko. Akala mo natatakot pa kami sa'yo, Dragon Boy. Yun naman yung sinabi ko, Tagalog naman. Hindi ko rin alam kung bakit pa nila ito biglang pinalagan. Wimjant ko, display na naman. Ito kami sama-sama, tapos tignan nyo yung Mia, nandun naman lang iisa. Ewan ko sa'yo, Mia, ang hilig mo kasing magsolo. Top global, tagapagsolo ka, bahala ka na sa buhay mo. At bago matapos ang laro, gusto ko lang ulit nagpasalamat sa inyo mga mare. Maraming maraming salamat po sa nag-subscribe sa YouTube channel natin. Kaya pa rin kayo mga mare, road to 2K subscribers na tayo, konting kembot na lang. Ito na nga huli namin kaguluhan at hindi na kami pwedeng matalo dito kasi nga ML na ML na tong Brody ko at yung history ka puro na din talo. Hindi ko alam kung sino pa yung tinatrash talk mong Mia namin dyan. Tignan nyo ang magiging resulta niyan pagkatapos nito, ha. Ang lakas pa ng loob mong magsabi na magpalakas pa kung sino man yon. Bawa naman tong batang totodo protekta sa base nila pero we're very sorry na kailangan na naming manalo. Tagal naman lumakad ng minions. Kaya ba yun today? Panina kayo sa moment. Ito na, oh. Konti na lang, oh. Victory!